Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Biktima ho ng hit and run. Humihingi po na sa klolo. Tsuper ang taxi na nakabangga. Aba, tila kabuti raw. At parang bula na nawala at hindi na ho tumutulong dito sa kanya pong biktima. September 13, ito po yung history, 2017, habang nagmamaneho raw po ng motor ang kapatid ni Romilyn Nunyal na si Nad Nunyal. Bigla raw sumulpot po ang isang taxi. Panoorin po ninyo yan, ha? Yan po. Na may plakang AAX-4501 at nabangga ang motor ho na minamaneho ni Nad sa kabaan po yun ng Roosevelt Avenue, corner G. Araneta Avenue sa lungsod ng Quezon. Dahil po sa lakas ng impact, ayun o, kita mo yan, yun! Tumilapon daw si Nad sa, at naging pong sanhi po niyan ang pagkabali ho ng buto sa kanyang kaliwang paa. Ang masaklap nito, tumakas po ang taxi driver. Mabuti na lamang daw at nakita ni isang gwardya ang buong pangyari at nakuha nito ang plate number ng taxi. E nireport agad nila sa police ang aksidente pero hanggang ngayon hindi pa rin po nila nakikilala ang nagmamaneho ng taxi. At makakasama ho natin ngayon ang kapatid po ni Nad na si Romilyn Nunyal na siya pong dumulog sa problema ho ni Nad ngayon. Romilyn, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Okay, kumusta na si Nad? Dahil sa napanood natin yung video, sobrang impact nun, ha? Ano nangyari sa kanya? Bali po na po, bali po yung paa niya po sa kaliwa po. Okay. Opo. Tapos ang gusto ko lang pong hilingin na ano po, magpakita lang po sana yung driver na matulung-tulungan po niya yung gastos namin. Oho. Opo. Tapos ano kasi po eh, wala pang trabaho yung asawa, buntis pa po. Oho. May mga maliit pa po siyang mga anak. Ako. Siya po ba'y nasa ospital pa o nasa tahanan na? Nasa bahay na po. Bahay na. Ano, hindi siya makagalaw, hindi siya makakilos? Hindi po, hirap po siyang gumalaw po. Okay, yung gastos, magkano nang inyong nailuwal dyan sa ospital? Kasi yung ano ko po, nung isang araw pa lang dala kong 10,000 po, upos po lahat. Ako po. Well anyway, sandali lang Romilyn, ha? Nasa linya ngayon po si Francis Almora. Siya po ang director po ng Law Enforcement Services ng LTO Central Office upang tulungan po at para makilala ho natin nitong taxi driver po na kabangga kay Nad. Sir Francis, magandang hapon muli, sir. Magandang hapon po, Sir Alex. Opo. Magandang hapon po. Okay, nakuha niyo na po yung detalye. Ang plate number po yung taxi is AAX-4501. Kilala na ho ba natin ho kung sino po may-ari nitong pong taxi at sa sino po yung driver ho? Sa driver, Sir Alex, hindi po natin maano po ito no, sa pamamagitan po ng records ng office. Mm-hmm. Pero po yung registered owner po ng sasakyan, ayun po ang nasa sistema po natin. So meron po tayong pagkakilinanan doon sa nagmamayari ng sasakyan. So based doon po sa initial na kinuha ho na plate number, meron na ho kayong initial po na information nito, sir? Yes, sir. Okay. Meron na po, Sir Alex. Okay. Kilala na ho natin may-ari po niyan, sir, no? Yes, sir. Okay. Ganito na lang, sir. Dahil po, gusto sana namin makausap rin po ang LTFRB. Dahil po, ang mga taxi ho ay under po sa franchise po ng LTFRB. Pero dahil po, kayo lamang ho kami makakausap. May meeting kasi ho si board member Aileen Lizada sa kasalukuyan. Eh, siguro, pwede ho ba, sir, papupuntay namin ho si Ms. Romilyn po sa inyo? Yun pong complainant, ito pong Sir complainant Alex. Po. Ito po yung kapatid ho nung nabangga ho ng taxi driver ho. Sir Alex, pwede pong maminsanan na yung pagtulong natin sa kanila. Opo. Mayroon na pong police report ito. Okay. May investigator on ano na po ang case. Mm-hmm. Pwede po bang gawin na lang nila, Sir Alex, oho, kumuha ng letter doon sa investigating officer para po maibigay namin sa kanila yung mga detalye. Oho. Para may submit po nila sa police. Then, habang nandito okay po, pwede namin pag-usapan tungkol dito. Sige, sa taso. Sir. Ganito na lang. Total, meron na ho tayong mga detalye ukol po dito sa taxi na minamaneho po. Yung driver na lang po, hindi ho natin kilala dito. Anyway, baka siguro po, kami po'y dudulog na lamang ho sa LTFRB
At ang LTO siguro ay malaking tulong dahil yung information po na nakalap po namin dyan, eh yan po ibibigay po namin sa complainant at yung complainant po ipapuntahin po namin ng LTFRB. St. Francis, maraming salamat po sir sa inyong tulong sir. Yes sir, maraming salamat po. Okay, ganito na lang Ms. Romelina. Yes, dahil meron na tayong mga detalye kung sino itong operator ng taxi, yung driver na lang. Siguro ang LTFRB makakatulong dito, patatawag niya ito hong may-ari ng operator ng taxi at doon papupuntahin niya sa opisina ng LTFRB. Okay, nasa linya ngayon po si Ryan Salvador. Siya po ang head ng Public Assistance and Complaint Desk po ng LTFRB. Sir Ryan, good afternoon po. Good afternoon po, sir. Opo, si Alex Santos po ito. Kasama ko po si Ben Tulfo. Okay, Sir Ryan, ganito po yung problema. Nakuha na namin po yung detalye. Ito po yung kaso ng hit and run. Taxi driver ho, hindi po kilala, pero yung plate number ho ng taxi, nakuha ho namin at alam na ho kung sino po yung may-ari ho ng sasakyan. Ganito na lang po sir, siguro para makatulong pong LTFRB, papupuntahin po namin to si Romelin sir sa inyo pong tanggapan para ho patawag ho ninyo itong operator sir, ito pong taxi na involved po sa hit and run. Makakaasa po kami sir na i-assist po namin yung complainant yes. regarding the concern, paliwanagin mm-hmm. po natin yung procedure Tama. At ipatawag ang ma-identify natin yung driver through yes. operator, ipapatawag po namin. Oo, dahil ganito kasi nangyari Sir Ryan, malaki na ho na gastos po ng pamilya Nunyal dito po sa pagkabali ho ng binti ho dito pong kanya pong kapatid. Eh I'm sure yung pong taxi driver ngayon, eh wala hong konsensya, kaya tumakas. Eh kailangan ho natin habulin po sila sir. Okay po. Makakasa po kayo sir na actionan po namin yung concern sir. Okay. With that, Sir Ryan, maraming salamat po. By tomorrow siguro sir, kami po'y dudulog po dyan sa inyo kasama po ang team mo namin sir. Maraming salamat din po dudulog sa LTFRB sir. Thank you sir. Si Sir Ryan po yan. Okay, Ms. Romelin, huwag kayong mabahala at nandyan ang LTFRB tutulong. Okay po. Thank you po sir. Very good, very good. Ganun talaga parang Ben, no? Mm. Meron talaga mga tsuper na siya na nagkasala. Sila pa yung gagawa po ng ano. Ng, ipatatawag ngayon sila yun. Sa LTFRB at malalaman kung sino yung taxi driver. Kakatusan yan. Yun. Tatadyakan pa sa lalamunan dahil tumakbo eh. Pag hindi pa kayo nagpakita dyan, yung franchise o yung prangkisa ninyo, mawawala ho yan.